Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik ang lingkod, Mama Camille Vlogs. And for today's video, isi-share ko naman ang aking journey sa aking paggamit ng G21 Swipe Right Rejuvenating Kit. Tinry ko to kasi nakaraang buwan, bis nag-work nga ako and panggabi ako, graveyard shift ako, so puyat-puyat. And nag-breakout ako. Sobrang nag-breakout ako. And nung nag-ECQ, nag-close yung aming work. Nag-close yung work namin. Nag-ECQ. So, naisipan kong mag-exfoliate ng face. Kasi nga, sobrang di na tumitigil yung pag-breakout ko. Kasi pag tumutubo yung pimples, pag nawala, another meron na naman. Parang sunod-sunod. So, naisipan kong mag-rejuve and mag-exfoliate. So, naisipan ko yung bago ng G21 na labas na swipe right. If magiging effective siya sa akin, nag-patch test muna ako kung sakaling magkakaroon ako ng rashes. Magpa-patch test tayo. So, wala naman nangyari. Kaya, tinry ko siya. And, ang na-experience ko sa rejuve na to is second was first day, syempre wala pa. First apply, second day. Third day is nag-peeling na ako. Nag-peeling na ako. Unang nag-peel is dito banda sa aking baba. And fourth day, mararamdaman mo na yung medyo half day sa mukha. And nag-peel na siya. Pataas ang pataas hanggang sa dito. May peel na rin. Sobrang namalat ang aking mukha sa rejuve na to. Kaya sobrang gustong gusto ko siya. Nag-exfoliate talaga. And tiis ganda lang talaga tayo pag nag-exfoliate ng skin. And sa paggamit naman ng rejuve, kung tama ang iyong paggamit, ay maganda yung magiging kalalabasan ng product sa iyong face. And maging disiplinado lang sa paggamit. And sa, syempre, pag nag-gamit tayo ng rejuve, is syempre tayo rin sa skin din natin yung makakaroon ng problem kung sakaling hindi tayo marunong maggamit ng rejuve. Syempre pag sobrang hapdi na ng mukha mo and makate, ang ginagawa ko kasi pag mahapdi ang paglagay ko ng tone, sobrang hapdi na siya, tap tap na lang ang ginagawa ko sa bulak, ganun. Sobrang hapdi niya. Tapos, tumatapat ako sa electric fan para hindi siya masyadong, para makayanan ko yung hapdi. And then, nawawala rin kaagad pag natatapat ko sa electric fan, nawawala agad yung hapdi niya sa mukha. And then, yung kinaganda naman ng cream ng rejuve na to is sobrang powdery siya. Hindi siya oily pag nilagay siya. Hindi siya oily. Mukha lang siyang glass skin, pero glass look. Pero, ano siya, powdery siya. Maano siya sa mukha. Hindi siya oily. Yun ang kinaganda niya sa cream. So, all in all, is sobrang satisfied ako sa product na to. And, nabili ko siya sa halagang 230 pesos only. Diba? Afford na afford. Papakita ko sa inyong laman. Siyempre, meron siyang sabon. Usual sa mga rejuve, ito ang lagi nilang laman is sabon, toner, syempre. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Ayan, diba? Konti na, paubos na kasi kang 1 week and mahigit ko na siyang ginagamit sa aking face. At katunayan talaga na ginamit ko siya. Tinry ko talaga siya. And meron din siyang rejuvenating cream. Sa totoo lang guys, ubus na yung rejuvenating cream. Ubus na siya. Wala na, ubus na. Naubus ko na siya guys. And meron din siyang sunblock cream. Wala na rin siyang laman guys. Naubus ko na rin.
What? Toner na lang ang natitira. Ay, meron pa pala konti. Meron pa pala siya konti, guys. Ito. Yan, meron pa akong konti. Sunblock. So, pag natapos ko to, is magme-maintenance set na lang. Pero walang maintenance set ang G21. Meron silang glass skin set na may serum, yung nga yung toner. At ipapakita ko rin sa inyo, guys, yung magiging maintenance set ko. Kung ano yung gagamitin kong product. Iba-vlog ko ang aking maintenance sa aking face. Ang gagamitin ko. Product sa aking maintenance. Iba-vlog ko yan, guys. I-share ko rin sa inyo, guys, sa next vlog ko. So, ipapakita ko naman ang aking journey to mula day 1 hanggang day 7. So, let's watch this.